So bali kuan pala to, ilang fiber mat ang patong nito bago makabuo ng ganun isang kuan? Ah. Ito ang ginagawa namin ito, anim. So bali itong materials na ito. Ito po yung tinatawag nito, ano po ang tawag nito? Fiber mat. Fiber mat. Ah, yan. CM450. Mm-hmm. So yun oh. Iba na ang kulay. Ito naman yung pambaba. Oh, yun oh. So bali sa pangkulay naman, anong hinahalo mo? Toner. Toner. Ito yung ano, rubbing mat, yung 600. Ah, ito yun. Ano yung binabanggit niyang rubbing? Ito yun oh. Ito yung inaano namin. Ah, ito yun. Mm, ito yung rubbing mat. CM450 at saka tatlong 600. Oh, CM430, tatlong CM430 saka tatlo rin nito. Oh. Yan sa rubbing 600. So ito na nga po yung naging finished product nila dun sa ginamitan nila kanina. Yung pala ay binubuo ito ng kuan. Yung tatlong fiber mat at tatlong rubbing. Yeah. O yan mga soyo, medyo may alikabok nga po. Nagsuot na po tayo ng face mask. Ito, isa shout out ko si Nathaniel Asidira Charles. Isa pong top fan ko ito sa Facebook page. Ayan. Sabi niya, boss, madali lang masira ang kahoy niyan kapag walang singawan. Nakamasilya ang labas, nakafiber naman sa loob. Sira kaagad ang kahoy niyan. Hindi totoo yun kasi yung aking ginawang isa ito, simula dito sa kahoy. Ayan. Ito yung kasko niya. Tingnan niyo yung kahoy. Ayan yung kahoy niya. So yun, binabahal pa rin namin yan. Pinakasapit namin dito sa bakas. Ito ang sukat nito, simula dito sa kasko na. So ang sukat nito, haba nito, utyo. Hanggang dito lang. Ayan mga kasoyo. Andito tayo sa area ng buwan. Pagawaan ng fiber. Ito yung paghuhulma ng parka. Ito yung paano pag-process ng ito yung pinakangkuan. Pangdingding sa bangka. Ayan, shout out kay Master Fiber. Ayan mga soyo. Masyalan nyo pong aking channel, Master Fiber TV. Ayan. Para makita niyo po lahat din po kung paano maggawa ng magbuo ng bangka. Ayan. Panoorin niyo po sa kanyang YouTube channel mga kasoyo. At meron din po siyang channel. Pasyalan niyo lang po yung kanyang mga ginagawa doon. Nandun lahat kung paano ang proseso ng pagpapiber. At sa mga content pala, sa mga nais pong gustong magpagawa. Ayan. Comment down below lang kayo dito sa kuan ito. Itong video mga kasoyo para ma-assess po namin kayo kung nais nyo pong para lahat ng mga detalye aming sasagutin po yan sa mga gustong magpagawa ng bangka ng fiber katulad nito. Ayan, papakita ko po yung mga finished product nila. Narito po mga kasoyo. Ayan, ito na po yun. Mayroon ng comment nito ano daw po itong klaseng ko na to, yun po yung sariling ko na po ito, binubuo nila mga kasoyo ito. Ayan, ito po ay kasukat din to ng kung ano ng plywood yung sukat niya. Oo, pero 4x8 nilala dipig dito sa taas kung anong haba gusto mo ikabit yun nung ginagawa nila. Susukatan namin yung bangka tapos sa kalat namin yung ano, halimbawa kung ano ay 16 itong kagaya nito dito. Oo, 16 din ang ito naman, 8 lang ang haba nitong ginagawa namin. At yun na may sakto na doon pagka salpak na. So yun mga kasoyo, ito po yung kuha nila. Yung sa mga materials kasi may kasi nagtatanong din ni Master Fiber. Ilalagay ko na lang sa link yung kanyang cellphone number para kayo direkta na po kayong mag-usap. So ayan. Bali ilang buwan na kayo ditong idol? May ilang buwan na tayong nag-umpisa dito? Dalawang buwan na kayo, no? Oo. Tingnan niyo na lang yung amin nagagawa ng pagkakabit ng fiber para makita nila kung ilang na ikakabit na namin na ganito. Mamaya. So bali itong materials na ito. Ito po yung tinatawag nito, ano po ang tawag nito? Fiber mat. Fiber mat. Ayan. CM450. Mm-hmm. Tapos chemical namin ay Artin 103. Artin 103. Oo, yung resin namin. Resin na Artin 103. Mm-hmm. Tapos yung may hardener si ano? Hardener para tumigas. Ayan. Yun po yung materials nila mga soyo. May nagtanong din dito kung saan daw nabibili yung materialis.
Ay, isa ano ito sa polymer namin 'to kinukuha. Tinatawag lang namin 'to sa polymer. Ah, sa anong area po 'yon? Maraming branch yan sila, mayroon sa Laguna, mayroon sa Tanay, mayroon sa pero pinakaano nito sa Manila talaga na ano ang gawa nila nito. Pasig. Pasig. Pasig yung pinaka bagong ilog Pasig. Pinakang store nila talaga ang bodega. Ito talaga ginagawa itong chemical na ito. Ngayon nagbibigay lang sila diyan sa mga branch nila. Kumbawa ko sa Laguna. Dati meron dito sa Real eh, wala na eh. Oo. So ngayon nag-aangkat kayo dito lang sa malapit-lapit. Sa may Tanay kami sa may Tanay sa ano eh. Pero ayun pa rin sa polymer pa rin 'yun. Oh, polymer pa rin. Polymer brand distributor niya. Distributor. So bali kuan pala to ilang fiber mat ang patong nito bago makabuo ng ganun isang kuan. Ito ang ginagawa namin nito, anim. Anim na patong ito. Tapos pagdating pagkabit namin doon, pagbalot namin ito, pito huli. Kabilaan na 'yon. Labas at loob. So ayun mga kasuyo. Bali ang kuan nito nakaka-anim kayong patong na? Anim na patong dito. Gagawin nilang parang sheet na fiber sheet, install lang ganang kuan na. Ang sukat yata ay 4x8 yan. Parang sukat nga ng kuan. Oh, yan mga soyo. Tapos pagkalapat dun sa parka, yung loob at labas, tigpipito. Sa loob na lang namin pinapatungan yung sinasalubong namin sa loob ng pito. Bali, sa dugsungan na lang kami nagsasalubong ng maliliit lang. Oo. So, ayun mga kasoyo, ganito po ang pagpaprocess. So, bali ito, mga kuan. Dalawang kulay nito. Ito, pula naman ito. Ah, pulad pala nito. Gawa lang para hindi na mag-ano ng pintura. So, yun mga katipid. Ako lang naggagawa ng ganito ng dalawang kulay katulad ng mga ginagawa na ano. Wala pa ako nakitang naggawa ng ganitong kagaya ng gawa ko. Oo. Marami na rin akong ginawang fiber na bangka, pero isang kulay lang. Ngayon ko lang naisip ito na pwede ko hatiin yung kulay. Pwede pala. Para makatipid sa pintura. Kunting apply na lang ano. Pag gusto ng may-ari na applyan pa ng ganong kulay, ibig sabihin, yung ilalim ang pula. Puti ang ibabaw. Oh, yung pinakang mayroon pa ngayon oi, mayroon pa yung kulay diyan sa gitna, yung pinaka ano nila, pinakapalitin nila yung ano waterline. Meron pa rin yan. Ayun, yung mga kasuyo para isa nga naman. Maganda yung idea mo na yun para makatipid sa pintura yung may-ari. At yan ibabapping na lang namin yan para kumintab. Ibabapping na lang. Para din siya kagaya ng mga yate. Oo, yun. Ganun. Para maganda ang kinis. Tapos itong aming gawa na ito, mano-mano, hindi kagaya ng yate na spray. High-tech ang kanilang mga ginagamit doon. Oo, mga high-tech. Wala tayong pang ano ron. Wala ang kanilang mga ginagamit na yun. So, yun oh, iba na ang kulay. Ito naman yung pambaba. So, yun oh. So, bali sa pangkulay naman, anong hinahalo mo? Tuner? Oo, meron tayong tuner dyan na ano ah. May pula, may puti, may asul. Kumpleto sa kulay ito kung anong gustong kulay nila. Oo. Kasama rin pala yung mga soyo sa... Doon din po yun nabibili. Kasama doon po sa ako na yun. So, ito, bibili mo ito ng ano pareho, wala pang kulay. Bali, hiwalay ang kulay nito. Ah, ikaw na magtimpla. Oo, ikaw na magtitimpla nito. Katulad itong ginagawa namin, hinahalo na namin sa chemical yung pangkulay niya. Oo. Para diretso na sa ano, diretso pintura na. Yun, tama. Nakakapit na agad dito sa ano yung ano. Medyo... Hindi na siya nabubura. Yung mga soyo, maganda ang pan doon. Idea nga ng ganito, diretso na, kulay oh. Kukulayan na lang. So ito, hindi na kukulayan ito ng puti. Puti na yan. Pagbunot mo na yan, ayun na yan oh. Yun na yun. Ibabapping mo na lang yan para kuminis mag ano, yung makintab tingnan. Oo, oh, makintab na siya tingnan. Yun mga kasuyo, pagpaprocess kasi ngayon lang din po ako nakakapanood ng ganito. Kumbagay, nung una kong vlog na namin dito, naabutan natin yung si may-ari dito, si kay Boss Alan, shout out po. Magandang hapon po, ayan. So ito na po, ang ating parto ng pagbalik natin dito sa pagpaprocess ng mga fiber. Kasi meron ding iba rin daw yung carbon fiber, iba rin ba daw po yun? Iba yun, iba. Iba din ang materials nun. Pero ang tawag talaga nito, fiber lang. Ito na yung sinasabi nilang ano, fiberglass. Fiberglass. Oo.
tama nga, fiberglass. So ayan mga kasuyo, doon tayo sa kuan, sa area ng bangka. So, kinabit na namin. Para makita ninyo yung mga paano pagkabit saka yung mga nangyari na. Eh, dito muna tayo at para malaman din po natin itong paggagawa nitong yun. Yun nga banggit ko nung nakaraan, sabi ko parang plywood. Yun nga naman, nag-comment din naman. Sabi niya, hindi yan plywood. Sabi ko nga, parang plywood lang pero fiber. Kumbaga siya ay kuwan lang. Hinalin tulad ko lang siya sa mga gawa na yung mga pamiwasan dito sa atin ay puro mga plywood nga naman. Ito, yaring kwanto, fiber. Fiber glass. Oo. Nagandaan nito ko siya sa plywood. Ito hindi na sisi, hindi na ano siya, hindi siya nasisiin ng tubig. Kagaya ng plywood na ilang taon lang, palitin na. Oo. Ito ang tinatagal lang fiber na ito. 25 years. So hindi naman talaga siya nasisira talaga agad ng sa 25 years. Oo. Kailangan mo lang alawin mag-apply ng siguro mga dalawang patong. Ride-up mula ang... So ayan, ito, isa-shoutout ko si Nathaniel Asidira Charles. Isa pong top fan ko ito sa Facebook page. Ayan. Sabi niya, boss, madali lang masira ang kahoy niyan. Kapag walang singawan, nakamasilya ang labas, naka-fiber naman sa loob. Sira kaagad ang kahoy niyan. hindi totoo yun kasi yung aking ginawang isa, ano, siguro may 10 taon na yun nakalipas. Nung ginawa ko siya ay, ginawa ko ng gawa nung nagbago kami ng ano, binuksan ko yung ano ng kahoy, yung ligason. Gawa nung nagbago kami ng muntahe. Yun, wala, hindi nagbago yung ano, kahoy niya. Talagang kung anong kinabit, yung pa rin ang itsura. Depende kasi yan sa paggagawa, pagpa-fiber, kasi may nagpa-fiber na sigaw yung kanilang gawa. Kaya nabubulok yung kahoy. Nagpapasokan ng tubig? Saka napapasokan ng tubig. Ang iniisip kasi nila, nagmo-moist daw pagka sobrang kulob. Kumbaga walang kasingaw. Hindi siya nagmo-moist. Depende yan sa kahoy. Pag ang kahoy mo ay dry na, hindi na magmo-moist yun. Kasi sariwa pa yung kahoy na ikinakabit nila. Siguro, ganun, nag-ano siya. Oo, nagmo-moist kasi basa pa. Basa pa. Sariwa pa, kumbaga. Ayun na yung bumubulok sa kahoy niya yung kanyang katas doon. Oo. Sariling katas. Yun. Yun mga kasuyo. Nakuha natin doon dito sa ating... Hindi gumamit dito ng kahoy na buwan sariwa. Oo. Ginamit na kahoy dito, puro tuyo. Skindry talaga dapat. Skindry talaga. Ito naman si Benji Perhes. Yan. Sabi niya, puro mat boss, walang rubbing. Ano naman yung rubbing? Meron tayong ano, rubbing mat. Yung 600. Ah. Ito yun. Ano yung binabanggit niyang rubbing? Ito yun, no. Ito yung inaano namin. Ah, ito yun. Ito yung rubbing mat. Yung nasa ito yung rubbing mat. Saan ito ina-apply? Dito pa rin yan. Di bali dagdag sa pagkapal yan. Tsaka dagdag sa tigas din yan. Kasi itong matibay ito ay. So yun mga soy, ito yung rubbing mat. Yan. Ano yan? Rubbing mat 600. Rubbing mat 600. Yan. Salamat po dun sa mga nag-comment. Dahil nagawin po natin ng content. Yung mga comment ninyo. Ayan, nasagot po natin yung mga kasi hindi ko po na i-vlog to nung nakaraan. Ngayon ayan, na i-vlog na po natin. Yan, rubbing mat 600. Ayan o. Ito yung ina-apply din po ninyo, kuya. Ha? Ina-apply din ninyo to. Oh, bali, halimbawa ito ay ano ay tatlo rin 'yan. Oo. Ganun ang aming gawa. So yun, tatlong itong fiber mat. CM450 at saka tatlong 600. Oo, CM430, tatlong CM430, saka tatlo rin ito. Oo. Yan sa rubbing 600. So ito nga po, kay shoutout din po kay Jose Sabaldan. Boss, ano yung pangalan na pandikit sa fiber mat? Yun na nga po. Ito na nga. Resin po, ito po yun, ano po? Ito. Hindi, hardener yan. Hardener to. Ito yung hardener na pampatigas. Ito yung resin nila. Ayan. R10-103. Ayan, R10-103. Ito po yun, masoyo. Ano? Polymer Products Philippines. Yan po. Ito po yung
may brand sa Tanay Rizal nga po. Diyan po 'yon mabibili. Search nyo lang po sa Google o kaya sa Facebook page, baka meron silang Facebook page 'yan, yung Polymer company niya 'yan. O at saka itong kuan, ayan. Botanox M60 na UN 3105. Ito po yung hardener. Ito po yung pampatigas. Ayan po yung kanyang materials mga kuyo para dito sa kuan, panghaplas. Kung magpapagawa ng bangkang fiber, siguraduhin lang nila na kung magagawa nila, marunong talaga ng fiber. Baka hindi mo masyadong marunong. Makasayang lang kanilang gastos. Oo. Tanay sa baba. Baka mamaya magagawa lang sila. Hindi pa naman nila ko alam yung kung paano ang fiber. Nakikita lang nila ganito, pero mahirap din gawin ito. Oo, tama. Kailangan may discarte ka rin. Ayan, shout out kay Jake Andres Cabaldo Andres. Ayan, shout out po. Kibay niyan, maganda yan sa binalutan ng fiber. Kahit pamasuhin mo yung fiber na yan, napakakunat yan. Pula ang maso dyan, hindi basta-basta mabubutas yan. Di gaya ng plywood, saka yung pinaka-frame ng bangka, kibay niyan, kahit 30 years di pa sira yan. Ayan. Ayan, tama po yung sinasabi nyo kay shout out kay Jake Andres Cabaldo Andres. Yan, shout out po doon sa iyong comment. Yun, salamat doon sa mga nag-comment. At doon sa mga kuan po, bago po ito tayo lumipat doon sa kabilang kuan area, doon sa pinagagawaan talaga, ay comment down below lang kayo dito sa video na to, para yung mga nais magtanong, yung mga nais magpagawa ng bangka na kuan na fiber. Ayan, ilalagay ko lang po yung contact number ni Master Fiber dito. Ayan. At saka pa-support na rin po sa kanyang YouTube channel yan, Master Fiber. At siya po yung pinakangkuan talaga dito, magagawa talaga ng fiber. Kaya para gusto nyo pong araw-araw niya mapapanood yung kanyang vlog dito. Nagba-vlog na rin po siya mga kasuyo. So ayan. So ayan mga kasuyo, continuous tayo. So ito na nga po yung naging finished product nila dun sa ginamitan nila kanina. Yan. Yan, salamat po dun sa nag-comment. At ito na po yun, naging kuan niya, finished product niya. Ang kapal niya ay 3-8. Yan, 3-8 po ang kapal niya. So yan, lipat tayo dito sa bangka mga soyo. Pakita ko sa inyo uli. So yan mga soyo, medyo may alikabok nga po. Nagsuot na po tayo ng face mask para doon sa secure ng ating kalusugan. So ayan, ito dito po tayo sa part ng parka na po tayo. So ayan, ito na po yung kanila finished product na fiber. So ito nga po yun mga soldo dati, hanggang dito lang sila. Ngayon ando na sila, malapit-lapit na sa puwitan. So ayan, idol, kasama natin ulit si Kuan, si Master Fiber. Ayan, pasupport na lang kanyang YouTube channel. So ayan, pa-explain nga po idol itong ating yung ginagawa. Simula pa sa parka ay merong balot yan. Ito simula dito sa kahoy. Ayan, ito yung kasko niya. Tingnan nyo yung kahoy. Ayan yung kahoy niya. So ayan, binabalot pa rin namin yan. Pinapasapit namin dito sa parka. Ito ang sukat nito, simula dito sa kasko na, so ang sukat nito, haba nito, utyo hanggang dito lang. Plus yung nando pa sa ibabaw na yan. Bali, ang tindig nito ay tumataas ito ng ano, ay nasa tinpit ng taas nito. Nasa tinpit na. Tapos ang haba nito 110 feet. Yung haba nito. Tapos yung lapad nito sa bukasan dito sa ano, 14. Taas, 14. 14. So, yun mga kasuyo. So, bali, ilang buwan na kayo dito ang gumagawa? Magtatatlong buwan na kami rito. Ano? So, ayan. Yung ano namin, ito ha, yung luda, ang haba na itong luda na ito ay 35 yung ruda. Yung ruda papunta sa unahan. So kung susukatin mo naman siya doon sa pinakasaktay nito doon, yung pinal, siguro may 20 feet na ang lakas na yan. Pero yung haba na ito 35. Pag-gabay nila. So yun mga soyo, ito po yung sinasabi niya yung ruda mga soyo, ito. Ito. Ayan, papunta doon. Ito po yung sukat. Ayan, sa loob tayo.
tatal sa loob. Ayan mga kasoyo, ito yung part na pinakamakate o alitabok. Pinapakainis. Yun. Ano po? Shout out po sa ating mga kasoyo dyan. Bumisita ako dito kay Master Fiber. Ayan. Masupport po yung kanyang YouTube channel mga kasoyo para makita nyo po yung buong ginagawa niya dito sa isang buong bangsa na ginagawa niyang Fiber. Ayan. Pasupportahan po yung kanyang YouTube channel Master Fiber at kukulang lang po sa community ko yan mga kasoyo. Supportahan po natin si Master Fiber mga kasoyo. Ayan. Ito naman ginagawa nila nito ay kung ano yung pag-grinder. Gina-grinder nila yung nililinis para matanggal yung lagkit. Kaya pasensya na kayo baka soya at napasok yung ingay ng audio. Gawa na itong kala plaster. So dito tayo. Medyo kung nga lang ito idol ay kumbaga finish na ito. Finish na siya. Finish na yan. Kumbaga sa may-ari, kung pipinturahan niya, pipinturahan na lang niya. Hindi. Bali, gagawin na namin yung liga yan. Lalagyan namin ang foam yan. Lalagyan to ng foam. Tapos papapiber ulit. Tapos papapiber ulit. Papantayin namin yan. Papantayin ito. Kumbaga ay... clean na clean yung pantay talaga siya. Yung bagay ng mga karabat. Yun. Magiging dalawa siya, double wall na tawag namin dyan. Ito, double wall. So, ayun mga. O, pero foam na ito. Pisingitan na lang. Pisingitan na lang foam yung ano, pisingitan na lang foam yung kakapapagay rin namin. Tapos lalagyan nyo yung parang, kuhan, yung ginawa nyo yung parang style, yung 8x4. O, ayun. Ilalapat dito. Hindi, 5-year mat lang. 5-year mat lang. O, pupunas na namin yung 5-year mat. Titigyan mo siya dyan. Oh, magiging clean na. Pantay na yan. Oh, pantay na. Pantay yan. Oo. So, yan mga soyo, itong area na ito ay gagawin ko an budiga. Simula po ano, saan ang dito ang budiga yan. Simula umpisa dito. Bale ilang kwanto, ilang butas? Oh, ito ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang kwanto? Walong butas ito. Walong butas. Ando na yung kagaya ng tulo. Oo. Kagaya ng tubig. Ayan. At medyo maingay doon. Ayan, pasensya na kayo. Nakakasoyo at malakas lang yung kwan. Sana marinig tayo ng ating mga viewers. So, yun nga mga kasoyo. Oo. Ito, kagaya ng mga yelo ito. Kataraduan namin ito magiging bibigay ng ano. Oo. Ayos. Mga kasoyo, ayun, pinaliwanag ni ka Master Fiber. Yun nga po, babalutan pa ito ng kuan ng foam sa kanila lalapatan ng fiber mat hanggat sa mga ilang patong din po yun na idol. Anim din yan, anim. Anim din. Fiber mat. Hindi na lalagyan na ng robing yun. Wala na yun kasi mahirap natin pakapitin yung rubing mat dyan sa ano kailangan, sa hulma lang namin ginagamit. Sa hulma lang. So ayun mga ka-fiber. Abangan nyo lang po mga ka-fiber, mga kasoyo natin, bawat galaw nila dito, tuloy natin i-update sa mga kwan. At sa mga gustong magpagawa nga po ng ating mga kasoyo dyan na gustong magpagawa ng fiber, yan si Master Fiber lang po ang punta kayo. Ibigay ko na lang sa inyo yung number niya sa description natin. Ayan. Master, ito, yung baraw. So, ayan, lalagyan pa rin ang natapos yan. So, dito. Surprise! So, ayan. Nakapanaso ito si Kuya ng face mask. At katulad sa akin. Dahil sa kung nga po mga kuyo, yung sa alikapo.
Oo. Mga minsan mga kasuyo ay bisibisitahin ko rin to si Master Fiber. Nagpukuha na siya. Nagpapahid na. Ayan yung bawang kanyang sinatalubong. Ilalim. Kumbaga ito yung loob at labas ano po? Loob at labas ang balot. So itong part na ito, ito yung sa manhole, ano po? Manhole, ito yung lagayan ng lubid. Oo. So malapit-lapit na ito mga katuyo. Kumbagay kunting ko na lang ito ay matatapos na rito. So palit yan kuya, tatlong patong. Tatlong patong sa loobon. Puro mat lang. Oo. Ayos. So yun mga kasuyo, sa mga po natin, mga viewers natin, huwag lang po kayo mahiya magtanong about ito sa fiber at handa nating sagutin yan. Kasama natin si Master Fiber. Ayan. Alright. Huwag kayong maghiyang magtanong. So yun, sa mga kamaster natin, ayan. Huwag lang po kayong mahiyang magtanong. Mag-comment lang po kayo sa video namin ni Master Fiber. Handa namin yung sagutin lahat na yan at gusto nyo magpa-assist sa mga about sa fiber. Ayan. Sagutin natin yan at saka dun sa mga gustong magpagawa ng bangka na fiber. Ayan, kahit saan. Okay, kahit saan kayo nandun, kung nasa Palawan mo kayo, nasa Masbate mo kayo, pupunta natin yan. Oh, puta. wala tong pipiliin si Master Fiber. Basta trabaho. Puntahan natin yan. So yun, siguro mga kasuyo sa susunod nating update, Pasyal po ako ulit dito pagka liro ng unti-unting mabubuo ito. Basta matapos yan. Subaybay din natin si Master Fiber para panoodin na natin yung mga ginagawa nila dito. So yun, makinis na. Kumbaga ito ay katatapos sa mag-render, no? Yan, hindi pa finish yan. Ito, hindi pa to finish. Yan, kapila, yan. Ito, okay na ito. Ito, pinapainis ko ito dito. Ah. Ayan pa lang ano, madumi gawa ng alikabok. Oo, ayan o. Malagtik pa siya. Kumbaga ito ay may balabalahibo pa siya, no? Wala na yan. Kumbaga man yung lamot-mot lang. Lamot-mot. Yun ang kailangan tanggalin. Oo, tatanggalin na lang. Ayan mga kuyo. Ito, mga sabit-sabit ba o? Kailangan tanggalin. Nakita mo naman yung malinis na yan. Ayan, kahit medyo ano-ano ng fiber mat yan, hindi nakakapaglagawa ng malinis na. Oo. Tulad nito, makinis na. Kasunod na yan, lalagyan na ng pumto. Saka itong sahig dito. Ibabaw. Tatakpan din natin yan ng fiber. Ngayon, abaw-abaw na nyo lang makasuyo yung ating kasunod na episode dito. Ito ay, ang pagkatapos dito, anong kasunod na nang gawin ninyo? Pag matapos na itong pan, hanggang huli yan. Ito na, yung ibabaw na tayo. Sa ibabaw na tayo, kukubiyak na. Sa ibabaw na. Sa ibabaw na tayong kasunod. O yan, maaba-aba na kayo mga kuyo. Oo. Tatlo ba na ito? So yan. Hindi na siguro ito yung mahabay natin yung video. Sa sunod nating update. Maaba lang po kayo mga kuyo. Yan. Alright. Thank you for watching mga kuyo. Mga kapatid. Salamat sa inyong walang sama pagsuporta. Ayan. Thank you for watching.